Hi, teachers and learners! Good day! I am Mr. Alvin C., one of the EdTech specialists serving you with happiness. In response to the United Nations Declaration of Paris in 2012 about the open educational resources, the Philippines' basic education is ready to fulfill its promise to make learning accessible and give equal opportunity to every Filipino. This is the birth of the DepEd Commons to bridge the gaps of having adequate available resources with the aid of ICT equipment and infrastructure. The DepEd Commons was a flagship project headed by the Undersecretary for Administration, Alain Del B. Pascua, and Director IV of the Information and Communication Technology Service, Abram Y.C. Abanil. DepEd Commons serves as an online education delivery platform of the department where learning resources, online review materials, and open educational resources, or OERs, made by educators are available, easily accessed, and where resources can be modified without having to reprint when such materials necessitate revisions or improvement. In cooperation with the Department of Information and Communication Technology, or DICT, National Telecommunication Commissions, or NTC, SMART, PLDT, and Globe, we can use the DepEd Commons for free, even without the data load or credits. It's more convenient to learn and study 24/7 in the comfort of your own home. The interface of the system is simple and yet very direct to immediately show the needed materials, which can be downloaded or viewed via a browser. Continuous enhancement and development were catered to showcase the abrupt needs of the end users. With the demands of technology in education, the DepEd Commons became top 4 as the most trending search in Google in year 2020. Aside from that, DepEd Commons ranked number 1 in the most searched topic under the education category in our country in the same year. The DepEd Commons has a total number of 15,190,182 unique users since it was first launched in March 2020. Today, you will see thousands of learning resources in the system to support the blended learning modalities of the department. In addition, the bright future of DepEd Commons will continuously shine as we embark and empower the public school teachers in creating world-class teaching and learning resources such as electronic books or e-books, digital magazine and worksheets, interactive online games, self-developed Android applications, instructional and tutorial video contents, and other emerging technology tools. As a support system in the online modalities, the use of learning management system is taking into shape. The DepEd LMS is an e-learning platform initiated by the ICTS to help and support the teaching and learning process in the controlled online environment. It was created to work concertedly with the DepEd Commons. Amongst the advantages of using the DepEd LMS are as follows. First, it is cost-effective. The courseware allows participants to access it in their own free time and reduces travel expenses, accommodation costs, and professional fees. Learning while watching the instructional aided materials enhances the soft skills of participants by doing the hands-on activity as requirement. In addition, a digital certificate with QR security code is automatically rewarded to a participant once a certain course is accomplished and completed. Second, consistency of training. The delivery and mastery of competencies is consistent since it is centralized, well-organized, and easy to navigate. It delivers a learning curve to all students by supplying a single source for content, course materials, and instruction with variation of activities that will enhance the skills of end users. Third, it easily tracks learners' progress and performance.
It has the capability to allow DepEd to easily generate and consolidate training reports in all overall perspective. By utilizing the e-learning courses or online trainings, trainers can easily track goals, progress, knowledge gains, and determine who have completed the course or who needs assistance and help. The Department of Education internally developed an in-house learning management system, namely the Professional Development LMS or PDLMS, used for professional growth and capacity building for teacher and non-teaching personnel, which is not limited to public school teachers. It is also available to private school teachers and even college or university professors. On the other hand, the DepEd Regional LMS or DLMS is intended exclusively for public school teachers and students within their regions and divisions to support the blended learning modalities in delivering quality instruction. To learn more and have a feel of ease in using this innovative system, kindly visit commons.deped.gov.ph for DepEd Commons, trainings.deped.gov.ph for DepEd PDLMS, and lms.deped.gov.ph for DepEd Regional LMS. We will continue to innovate and transform the Philippine basic education in its target glory. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yan, Sir Jeff. Ano? Good morning po sa lahat, lalong-lalo na sa grade 9. Ako po muna ang gaganap sa assignment ni Ma'am Rowena Reyes para sa edukasyon sa pagpapakatao, grade level 9. Quarter 4, week 1, personal na pahayag ng misyon sa buhay. So, may mission si Ma'am Weng ngayon, kaya ako muna. So, ang ating mga layunin para sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Natutukoy ang mga kahalagahan sa pagkakaroon ng gabay, sa pagpapasya at pagkilos. Nakapagbibigay ng sitwasyon sa buhay na kung saan nagsasagawa ng pagpapasya. Nakasusulat ng tula o sanaysay sa mga positibong katangian at napapahalagahan ang mga positibong katangian upang makamit ang mga mithiin at pangarap sa buhay. So, ngayon pong araw na ito, mayroon tayong pagsusubok na gagawin. Basahin at unawain ang mga item sa bawat bilang. Piliin ang pinakaangkop na sagot at banggitin ang tamang sagot. So, handa na po kayo? Okay, unang bilang. Alin sa mga sumusunod
ang hindi kahulugan ng personal na misyon sa buhay. A, ito ang batayan ng tao sa kanyang pagpapasya. B, ito ay katulad ng isang personal na credo o motto na nagsasalaysay ng nais mong mangyari sa iyong buhay. C, isang magandang paraan ito upang higit na makilala ang iyong sarili. At D, ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa. Ang ating sagot ay D, ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa. Punta po tayo sa number 2. Ang personal na misyon sa buhay ay maaring magbago o mapalitan. A, tama, sapagkat araw-araw ay mayroong nagbabago sa tao. B, mali, sapagkat mawawala ang tuon ng pahayag kung ito ay babaguhin o papalitan. C, tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng sitwasyon sa buhay. At D, mali, sapagkat ito ang iyong saligan sa buhay. Maaring magkaroon ng problema kung ito ay babaguhin pa. So ano ang ating mga sagot? C, tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay. Okay, may mga nakakuha tulad din na ang sagot ni Annabelle. Thank you, Annabelle. Mukhang nahirapan si Rhea Rose ay nakasagot rin ng tama. Congratulations, Rhea. Tingnan natin ang pangatlo. Medyo malalim ang ating talakayan. Kaya siguro mahirap talagang sagutan. Okay, number 3. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon lamang ang misyon natin sa buhay ng kapangyarihan kung A, nagagamit sa araw-araw ng mayroong pagpapahalaga. B, nakikilala ng tao ang kanyang kakayahan at katangian. C, nagagampanan ng balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho at komunidad. At D, kinikilala niya ang kanyang tungkulin sa kapwa. Ang sagot ay letter C. Nagagampanan ng balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho at komunidad. Ibig sabihin nun, nakikinabang ang iyong pamilya at natutugunan mo ang tungkulin sa kanila, pati sa trabaho mo at sa kasamahan mo sa lugar kung saan ka kasali. So punta tayo sa number 4. Ito ay hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan. A, misyon. B, bukasyon. C, profesyon. At D, tamang direksyon. Ano ang sagot natin? Tingnan natin. Ang sagot ay letter A, misyon. Number 5. Ang ibig sabihin nito ay calling o tawag. A, bukasyon. B, misyon. C, tamang direksyon. D, profession. Ano ang ating sagot? Ang sagot ay letter A, bukasyon. Okay, nakakuha ba kayo ng 5 puntos? Medyo mahirap pero mamaya malalaman natin kung nakuha natin ang ating mga tinarget na puntos. Okay, so ating balikan. Balikan natin ang iyong napag-aralan noong nasa baitang 7 ka pa. Tinalakay niyo ang tungkol sa tamang pagpapasya. Ito ay mahalaga sa pagkakataon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. Kaya sa tuwing magpapasya, kinakailangan pag-isipan ito ng makailang ulit upang maging sigurado at hindi maligaw. Ito ay dapat na makabubuti sa sarili, sa kapwa at sa lipunan. Tuklasin. Okay? So magbigay ng 3 sitwasyon kung saan nagsagawa ka ng pagpapasya. Naalala mo pa ba nung minsan na naipit ka sa sitwasyon at kailangan mong gumawa ng desisyon o magpagpapasya? Subukan mong i-recall ngayon yung mga bagay na yon. Kung may maalala kang isa, okay. Kung may maalala kang 2, mas okay. At kung 3, medyo higit na yon, sige. So subukan yung mag-recall, ha? Okay, so 3 sitwasyon na kailangan mong magpasya.
Meron na? Sana meron na. Alala mo nung nagpapasa ka nung grade 6 ka, kung na-challenge ka na bang maggawa ng desisyon. So, yung sitwasyon na kinailangan mong magpasya, like ako, naalala ko nung bata pa ako, siyempre, ang nanay ko kasi hindi naman kami kayang pag-aralin lahat. So, medyo bunso ako. So, sabi ng nanay ko, hindi ka pwedeng mag-aral dahil may mauuna pa sa iyong mga kapatid mo. So, anong ginawa ko? Sinubukan kong bumuo ng desisyon. Kasi hindi ako makakapag-aral, pumunta po ako sa DEX. DEX pa noon eh, hindi pa DepEd. So pumunta ako sa DEX, sabi ng teacher ko na si Ma'am Kabantak, tanda-tanda ko pa, pumunta ka sa DEX at humingi ka ng scholarship. So pumunta po ako doon. Alam nyo eh, malaki pa sa akin yung mesa, pero sinasampa ko yun. So sabi ko, meron po ba kayong scholarship? Siguro nakulitan sa akin yung mga tao doon, paulit-ulit ko siyang pinupuntahan. Mag-isa lang po ako noon, fourth year yata ako noon. So, ano ang naging mabuting inaidulot ito na bigyan po ako ng exam at nakapag-college po ako. So, yun po ang naging magandang naidulot kasi medyo sigurado ako noon nung ginawa ko yung decision ko na yun. So, ngayon, may nabuo ba kayong sitwasyon na naalala nyo at ano yung naging pasya nyo o naging dahilan o batayan ng inyong decision? Tanong, nakabuti po ba ito? Isipin po ninyo, nakabuti ba o nakasama? At kung nakabuti po, isipin niyo ano yung mga bagay na nakapagpabuti sa kanya. Ngayon, kung minsan po kasi, minsan po mapalpak tayo ng desisyon, ano? Ano kaya yung pwedeng naging dahilan bakit hindi naging maganda yung naidulot ng desisyon mo na yon? So, kailangan kasi marunong ka ring tumingin kung tama, kung paano mo dinesisyonan yung bagay-bagay. So, subukan natin na suriin. Ang tamang pagpapasya ay mahalaga sa pagkakataon na ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. So, ang sabi ni Annabelle, kapag pipili ka ng tamang kurso na gusto mong kuhanin sa kolehiyo, ang tamang profesyon na gusto mo dapat sa hinaharap. Tama ka, Annabelle. Sabi rin ni Rhea Rose Ann, pagpapasya sa mga bagay na gagawin. At sabi niya, ang pagdidesisyon sa kursong kukunin. So, mabigat pong desisyon yan, pero tama po sila. Kailangan pinag-iisipan. So, tingnan natin. Sa pagpapasya, kailangan mo ng gabay tulad ng isang bulag. Lubos siyang mahihirapan sa paglalakad kung wala siyang tungkod na gagabay sa kanya. Sino ba mga tungkod natin? Unang-una sa pinakatungkod natin, sigurado ko, ang ating mga magulang. Agree ba kayo doon? Okay, or ang ikalawa, siyempre ang ating mga tungkod sa paaralan, yung ating mga guro na laging nakasubaybay. Isama nyo na dyan si Lolo at Lola at ang iba pa nating mahal sa buhay. So tingnan natin, bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng direksyon ng buhay ng tao? Una, sa iyong paglalakbay sa buhay mo ngayon, nasa critical na yugto ka ng buhay. Tama po. Kasi ang grade 9, ayan na po yung gagawa na tayo ng desisyon kung ano yung gusto nating mangyari sa ating buhay 5 taon mula ngayon. So, hindi na pwedeng laro-laro lang. Kailangan ngayon pag-iisipan at may basihan. Ikalawa, kung hindi ka magpapasya ngayon para sa iyong kinabukasan, gagawin ito ng iba para sa iyo. Halimbawa, ng iyong magulang, kaibigan o ng media. Naalala ko yung isa kong pamangkin, gustong-gusto niyang mag-seaman, sabi niya sa akin. Pero pag tinitingnan ko sa maliit kasi yung katawan niya, no, so sabi ko sa kanya, bakit gusto mo mag-seaman? Ang sagot niya sa akin, tita, kasi po si Papa, may kapatid na siyang captain sa barko. So, tama po yung kanyang basihan, pero ang tanong, eh, gusto ba niya? So, yun po ang pinaka-importante sa tingin ko, no? Pwede kang matulungan, pero ang una mong tatanungin ay may kakayanan ka ba? So tingnan natin. Ano nga ba ang kahulugan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? So tingnan natin ha. Ito ay katulad ng isang personal na credo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ay magiging batayan mo sa isang gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw. So sabi ni Raven, pag-isipang mabuti ang tutunguhin mong pasya. Tama, Raven. Ang sabi naman
ni Rhea ang mga guro, mga magulang ang tutulong sa atin. Tamang-tama, Rhea. So, ayon kay Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People, begin with the end in mind. So ano ang ibig sabihin nito? Ayon kay Covey, ang pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nararapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay. So, ibig sabihin nun, may basihan ka dapat. Ano nga ba ang misyon? Ang misyon ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan nito. So, ang misyon maaring maging bukasyon. Ano ibig sabihin ng bukasyon? Okay, tingnan natin. Ang bukasyon ay nanggaling sa salitang Latin na vocatio o calling o tawag. Mga pagkakaiba ba, may pagkakaiba ba ang profesyon sa misyon? Meron po. Malaki po ang pagkakaiba. Ang profesyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. Ito ay resulta ng kanyang pinag-aralan o matagal na ginagawa at nagiging eksperto na siya dito. So, ito ay maaring gusto niya o hindi ngunit dahil kailangan niyang gawin sapagkat ito ang pinagkukuhanan ng kanyang ikabubuhay. So, syempre po, kung kailangan mo talagang mabuhay, yan yung profession. Ano naman ang mission, ang bukasyon? Ito ang bukasyon. Ang bukasyon naman ay katulad din ng profession, ngunit nagiging mas kawili-wili ang paggawa para sa tao. Mas lalo na siyang nasisiyahan sapagkat nagagamit niya ang kanyang mga talento at hilig sa kanyang ginagawa. So, mas malalim po ang kahulugan ng bukasyon. Mula dito ay hindi na lamang simple ang trabaho na kanyang ginagawa, kundi isang misyon na nagiging bukasyon. So, sa paggawa po ng personal na pahayag na misyon sa buhay, kailangan po nating isaalang-alang ang kriteriyang SMART. Ibig sabihin, specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Isa-isahin po natin, ha? So, ano ang ibig sabihin natin sa tiyak o specific? Kailangan po, ang lahat ng naisusulat mo dito ay espesipiko. Definite. Kung kaya't mahalaga na magnilay ka upang makita mo ang nais mong tahakin, hindi makakatulong sa iyo ang pabago-bago ng isip o ng nais. So, sabi ni Rhea, ang bukasyon ay magagamit mo sa iyong mga talento at hilig mo, nakabatay. So, syempre, pag specific, kailangan titingnan mo yung mga kakayanan mo. Para hindi ka pabago-bago, hindi yung naramdaman mo lang ngayon, gusto mo na, tas bukas iba. Kailangan po specific, malinaw po ang pagtingin, ano? Hindi padalos-dalos. Tingnan natin ang ikalawa, measurable. Nasusukat mo ba ang iyong kakayanan or kakayahan? Dapat mo ring pagnilayang mabuti kung ito ay tumutugma sa iyong kakayanan bilang isang tao. Dahil kung hindi, baka hindi mo rin ito matupad. Kunyari po, magaling ka po sa math, mahusay kang mag-multiply, magaling ka sa lahat ng aspeto ng mathematics, pwede ka doon siguro sa mga kurso na medyo related sa math tulad ng engineering, science, kasi may mga sinusukat dyan. Ngayon, kung mahilig ka naman sa arts, pwede kang sigurong kumuha ng mga visual arts, isama mo na rin dyan yung mga creative arts, drama, yan, pwede po yan. So, kailangan nasusukat yon ayon dun sa kakayanan mo. Pangatlo, attainable or naaabot. Tanungin mo ang sarili, makatotohanan ba ang aking PPMB? Kaya ko bang abutin o gawin itong mapanghamon or mapanghamon ba ito? Naaabot. Ibig sabihin po, kunyari, yung attainable na goal mo, kaya mo ba siya within, bibigyan mo po ng oras ang sarili mo eh. Hindi pwedeng, ang bilang mo po eh, hanggang sige lang, kailangan po talaga, may sukat. So, yung attainable is, kaya mo ba siyang makamit sa takdang panahon na itinakda mo? So, ganun po ah. So, hindi siya basta-basta. So, kamukha ni Sir Che, ang sabi ni Sir Raven, accounting ma'am ang gusto niya. Sabi naman ni Ma'am Rhea,
pagka nagkaroon daw siya ng tamang desisyon at may hino goal, tama po ang gamitin itong mga sukatan na ito. So angkop, ika-apat po, relevant. Angkop ba ito para makatugon ka sa pangangailangan ng iyong kapwa? So dito po sa pagiging angkop, lumalabas ka na po sa sarili mong interes. Iniisip mo na po ang kagandahan ng gagawin mo para sa iba. Isa ito sa kinakailangan mong tingnan at suriin. Dito ay kailangan ituon mo ang iyong isip ng buhay ay kailangan na ibahagi sa iba. So, aalis ka na po dun sa pagiging makasarili. Kung maayos ka na, gusto mo na po ngayon maibahagi yung kaayusan ng buhay mo sa iba. Yun po ang pagiging angkop. So, ito po simple lang. Kunyari, pandemya ngayon, kung nagmamask ka at nag-alcohol palagi, naka-face shield, angkop yan dahil hindi mo lang pinoprotektahan yung sarili mo, pati rin ng iba. So, mabigat po ang pagiging angkop ng inyong layunin, no? At ang huli po, nasusukat ng panahon, time-bound. Kailangan na magbigay ka ng takdang panahon o oras kung kailan mo maisa sa katuparan ng iyong isinulat. So, kunyari, gusto mong maging engineer, baka naman po 20 years na hindi ka pa tapos. Ibig sabihin, kung mga bandang 4 years, 5 years, nahihirapan ka na, 6, baka kailangan mo na mag-shift. Baka hindi yan ang para sa'yo. So, yung nasusukat ng panahon, yung panahon po na nararapat. So, makikita niyo po yan kasi mararamdaman mo rin. So, kailangan mo talagang suriin ang iyong sarili. So, tayahin, tingnan natin. Basahin at unawain ang mga item sa bawat bilang. Piliin ang pinakaangkop na sagot at banggitin ang tamang sagot. So, handa na po tayo? So, sabi pala ni Raven, accounting daw siya kasi business and finance. Mukhang magaling si Raven sa math or sa logic. Kasi alam ang accounting, matindi ang pag-iisip dyan. Dapat dyan yung mga logical facts, no? So, tingnan natin. Thank you, Raven. So, number one question. Saan dapat makabubuti ang isinasagawang pagpapasya? A. Sarili, simbahan at lipunan. B. Paaralan, kapwa at lipunan. C. Kapwa, lipunan at paaralan. D. Sarili, kapwa at lipunan. Ano po ang ating sagot? Ang sagot po, para makabubuti ito dapat sa sarili, kapwa at lipunan. Thank you po sa mga sumagot. Tingnan po natin ang number 2. Ito ay ang kanyang hangarin or ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan. A. Mission. B. Bukasyon. C. Profession. D. Tamang direksyon. Sige nga po. Handa na po tayo. Tingnan natin ang isang hangarin sa buhay. Ang sagot ay mission. So mabigat po ang mission, ha? Dadalhin niya kayo kung saan niyo gustong maging ganap ang inyong pinili sa buhay. So number 3. Ang mga sumusunod ay pansariling pagtataya sa paglikha ng personal na misyon sa buhay maliban sa A. Suriin ang iyong ugali at katangian. B. Tukuyin ang mga pinahahalagahan. C. Sukatin ang mga kakayahan. At letter D. Tipunin ang mga informasyon. So alin po rito ang hindi kasali sa pagtataya ng personal na misyon? Okay, ready? Ang sagot po ay ang pagtipon ng impormasyon. So, alam mo nga ang impormasyon, wala ka namang ginawa, so hindi po siya kasali. So, tingnan po natin ang number 4. Alin sa mga sumusunod ang hindi kailangan, ang hindi kahulugan ng personal na misyon sa buhay? A. Ito ang batayan ng tao sa kanyang pagpapasya. B. Ito ay katulad ng isang personal na credo o motto na nagsasalaysay ng nais mong mangyari sa buhay. C. Isang magandang paraan ito upang higit na makilala ang sarili. At letter D.
Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa. Ano po ang ating sagot? Ang sagot ay, ang misyon na personal ay ang gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa. Ito po ang hindi kasali. Ha? Basta po, dahil ang misyon po, mas pansarili muna po yan bago paglabas. So, hindi po siya muna outreach. Sarili muna po ang bubuin mo bago mo mailabas sa iba. Okay? So, number 5. Sa paggawa ng personal na misyon sa buhay, kinakailangan na ito ay gamitan po ng smart. Ano ang kahulugan nito? Sa ating mga bata, mas maganda pong ma-memorize nyo ang meaning ng smart. So, tingnan natin kung gano'n nyo natandaan ang kahulugan ng smart. A. Specific, measurable, artistic, relevant, time-bound. B. Specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Palagay ko po ang letter C na doble lang po. Tama pala. Specific, manageable, attainable, relevant, and time-bound. And letter D, specific, manageable, artistic, relevant, and time-bound. Alin po ang tunay na kahulugan ng SMART? Ang sabi ni Annabel, B. Ang sabi naman ni Raven, teka, wala pang sagot si Raven. So, game na po ah. Ang SMART ay nangangahulugang letter B. Congratulations, Ma'am Annabel. Specific, measurable, so tiyak, nasusukat, angkop, relevant is angkop, time-bound, at attainable. So, ulitin natin ha, specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Madaling ma-memorize yan kasi meron tayong smart na SIM card. So, tatandaan nyo na yan pag nagdi-decision ha, okay? So, mag-guide tayo ng smart na code na yan para sa mission natin sa buhay. So, ngayon, ang request ko lang sa inyo, hanapin nyo siguro sa mga tatlong bilang, maglista kayo ng katangian na napakaganda sa inyo. Tatlo. Yung katangian nyong yan, isipin nyo maigi kung, nyari, matulungin ka ba? Mahusay ka bang mag-drawing? Mahusay ka bang magsulat? Saan ka po magaling? So, three characteristics na naglalarawan kung ano ka bilang isang mabuting tao. Pagkatapos po niyan, pwede kang gumawa ng isang tula tungkol sa sarili mo. Kasi dito po, ang nakikita natin dito, kung kilala mo ang iyong kakayahan, kung kilala mo kung sino ka, kung kilala mo kung ano iyong kalakasan, dun ka po titingin sa pagbuo mo ng decision. So, kunyari ako, nung bata ako, mahilig kasi ako magturo. Yung mga kalaro ko, iniipon ko sila. Tapos po, di ba may baon ako? Tatabi ko po yan. Tapos, pag niyaya ako ng mga kalaro ko, ano, iipunin ko sa bibiyo sila ng mga silya. Hindi ko alam na yun pala yung tumatakbo na pala noon yung dugo kong pagiging guro. Tapos, magtuturo po ako sa kanila magbasa. Mga siguro, matagal lang yung 2 oras. Tapos po yung tinira kong baon, ibibili ko po yung mga malalaking cheese curls pa noon eh, na apa cone pa yung lalagyan. Tapos papakainin ko sila. Yung pala, hindi ko alam, nililid na pala ako nito doon sa mission ko na maging isang guro. Kaya kayo, babalikan niyo yung inyong mga gawi. Kunyari, nung bang bata ka, mahilig ka bang magbasa ng mga political articles? O kaya nung bata ka ba, mahilig ka bang magluto? Baka pwede ka sa maging chef, mga ganyan. So, babalikan mo yung araw-araw mong gustong-gustong gawin, bisyo mong nakakapagpasaya sa'yo. Kasi mahirap pong gawin yung bagay na pinili mo, pero hindi ka naman masaya. Kanya, siguro mas maganda, matulungan ka lang magulang mo, pero mas maganda rin, matulungan ka ng teacher mo. Pero ang pinakamahalaga doon, ikaw yung bumuo ng decision mo na ayon sa kalakasan mo, ayon sa magandang mga resources na nasa paligid mo, sa alalay ng mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Kasi doon ka magiging buo at magiging kapakipakinabang na estudyante at sooner or later, magiging kapakipakinabang na mamamayan ng bansa. So, ganun ha. So, hanggang sa muli,
Sana ay may natutunan kayo sa akin ngayon. On behalf of Ma'am Weng Reyes, salamat sa inyong lahat. So, Sir Raven, Ma'am Rhea, thank you po sa inyo. At sa lahat po ng nanood ngayong araw na ito, magandang umaga! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!